Papanong naging dalawa ang anak ko? At magkamukha pa? Magtatakang tanong nga ni Yana habang nakatingin sa dalawang bata na nasa harapan niya. Alam ni Yana na isa sa dalawang batang ito ay anak niya, pero ang ipinagtataka niya kung bakit dalawa na nga sila. Sa pagkakaalam ni Yana, isa lang naman ang iniluwal niya sa mundong ito. Magkatingin na naman ang dalawang cute na bata at ngumiting bumaling kay Lana. Because we are twins, mommy! Halos mahimatay nga si Yana sa sinabi nga ng dalawang bata. Papaanong naging kambal ang anak niya? Paano nga ba nangyari ito nang hindi niya nalalaman? Simulan na natin. Maayos na ba ang lahat ng gamit mo, anak? Tanong nga ni Yana sa anak nga niyang si Alexander. Ipinasok nga ni Alex ang kanyang baon sa kanyang bag. Done na po, mommy! Ready na po ako sa first day po ng school and to meet new friends. Napangiti naman si Yana at inilahad nga ang kamay sa anak. Tara na, hatid na kita sa school para makapasok na ako sa trabaho. Masaya naman na tinanggap ng bata ang kamay ni Yana at hinatid na nga sa paaralan ng anak. Pumantay siya sa anak at sinapo nga ang mukha ng bata. Be a good boy, okay? Makinig kay teacher at huwag maging pasaway. Nakangiti naman na tumango si Alex at itinaas pa nga ang kanang kamay nito na tila nangangako nga sa ina. Yes po, mommy! I will always be a good boy! Napangiti nga si Yana habang nakatitig nga sa anak niya. Niyakap niya ang anak at hinalikan nga sa pisngi bago tuluyang nagpaalam. Sakalang siya umalis nang makapasok na nga ang anak sa room nito. Napabuntong hininga si Yana dahil ang bilis ng panahon. Noon ay karga-karga pangalang niya ang anak, pero ngayon ito hinahatid na nga niyang anak sa paaralan. Gustong maiyak ni Yana sa isiping walang araw ay magiging binata na nga ang anak niya at magkakaroon na nga rin ng girlfriend. At balang araw magkakaroon din ng sariling pamilya. Mahina na sinampal nga ni Yana ang magkabilang pisngi at napailing-iling. 8 years old pa lang ang edad ni Alex at matagal pa ngang mangyayari ang iniisip niya. Muli na lang napailing si Yana at umalis na nga para pumasok sa trabaho. Narinig mo na ba ang balita? Yan kaagad ang bungad nga kay Yana nang makapasok nga siya sa opisina na ang anak ni Mr. Enrique nang galing sa States, magiging bagong boss natin. Napatakip naman ang bibig ang babaeng kausap nito. So totoo nga ang balita. Tumango naman bilang sagot ang babae. Sa pagkakaalam ko, sobrang gwapo ng anak ni Mr. Enrique. Ang kaso, may anak na raw eh. Napakunot noon naman ang babae. Pero ang balita ko, wala pa siyang asawa. Tumango ang babae, pero may fiancé na siya. At alam mo bang nakakagulat? Tumingin naman ang babae sa kausap nito na nagtatanong. Hindi anak ng fiancé niya ang bata. Nagulat nga si Yana. Talaga? Ibig sabihin, anak niya sa ibang babae ang bata? Yan ang sabi-sabi, pero may nagsasabi din na ampun ang anak ni Mr. Enrique. Hindi ko lang alam kung saan dyan ang totoo, kasi may usap-usapan din na anak talaga ng fiancé niya ang bata. Ang kaso, ayaw naman daw pakasalan ng anak ni Mr. Enrique ang babae. Napailing na nga lamang kausap. Ay, ang gulo naman. Sa dami ng haka-haka, hindi na natin alam kung anong totoo. Tumango ang babae. I agree ako dyan. Napailing na nga lamang si Yana dahil sa chismis ng dalawang babae. Lumabas na nga rin siya sa elevator nang makarating na nga siya sa floor kung saan nga siya magtatrabaho. Wala namang pakialam si Yana kung sinong magiging boss niya. Basta, ang mahalaga, maging maayos ang pagtrato ng bagong boss sa kanila. Kapag ganun ay walang problema. Nagtrabaho na nga rin si Yana at hindi na nga pinakinggan pa ang mga chismis ng mga office mates niya, na hanggang dito ay ang bagong boss nga ang pinag-uusapan. Tanghali ay kumain na nga sa cafeteria si Yana at lumabas na nga rin para bumili ng kape. Habang naglalakad, biglang may isang lalaki nakabangga sa kanya at natapon ng kape na sa damit niya. Mabuti na lang,
Maliit lang ang naitapon dahil kung marami, malamang napaso na nga siya. What the hell? Sabi nga ni Yana, nang hindi man lamang magsorry ang lalaking nakabangga sa kanya. Tinanggal ng lalaking suot nitong shades at tumingin sa kanya. Biglang natigilan si Yana. Dahil parang pamilyar ang mukha ng lalaki at hindi nga niya maalala kung saan niya nakita ang mukha nito. Excuse me? Sabi ng lalaki. Nalakabangga nga kay Yana dahilan para makabalik siya sa ulirat. Natawa ng mapakla si Yana nang bumalik sa isip niya ang kasalanan ng lalaki. Anong excuse me? Hindi ka man lang ba magsasorry sa pagbangga mo sa akin? Natapunan mo ako ng kape oh. Matapang naturan nga ni Yana. Sa uniform niya na ngayon ay may mantsa na nga ng kape. Napatitig naman ang lalaki sa damit niya at nanlaki ang mga mata ni Yana. Dahil sa bandang may dibdib niya pala ang mantsa. Dahilan para medyo makita nga ang bra niya. Hindi niya nakayanan ang kahihiyan at titig ng lalaki kaya naman sinampal nga niya ito. Bastos. Sigaw pa nga ni Yana at nagmamadaling umalis. Naiinis nga si Yana sa antipatikong lalaking yon. Hindi na nga nagsorry. Nagawa pang tignan ang bra niya. Hindi porke gwapong lalaki hindi na nga ito matatawag na manyak. Galit na pumasok nga sa banyo si Yana at nagbihis. Mabuti na lang at palagi nga siyang may dalang extra uniform in case sa mga ganitong pangyayari. Inayos na nga rin ni Yana ang sarili bago muling pumasok. Nasa kalagitnaan nga si Yana nang pagtatrabaho nang makarinig nga sila ng pagpalakpak nga dahilan para mapatingin nga sila sa may gitna. Nakita nga niya si Mr. Enrique. Hello everyone, may I have your attention here? Tumigil nga silang lahat sa pagtatrabaho at napatingin nga kay Mr. Enrique. As you heard, ay magre-retire na ako bilang isang CEO at ang papalit sa akin ay ang aking anak na si Cloud Enrique. Tinuro nga ni Mr. Enrique ang pinto at pumasok nga ang anak nito. Halos malaglag ang panganiyana nang makita nga ang anak ni Mr. Enrique. Ang bago nilang boss ay ang lalaking bastos na nakabangga nga niya kanina. Biglang napalunok ng mariin si Yana kapag minamalas nga naman siya. Sa dinami-dami ba naman kasi ng tao sa mundo na makakabangga niya ay bakit ang bago pa nilang boss? Nasampal pa nga niyang lalaki at tinawag na bastos. Nanlaki ang mga mata ni Yana at agad na napayukungan ang mapatingin sa kanyang lalaki. Nakita niya kaya ako? Nag-aalalang tanungan ni Yana sa sarili at tinakpan pa nga ang mukha niya gamit ang buhok. Nang sumilip nga sa lalaki si Yana, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na nga nakatingin sa kanyang lalaki. Mukhang hindi siya napansin ito. Hello everyone, I am Cloud Enrique, the new CEO. Hoping na tanggapin niyo ako bilang bago niyong boss and hoping that we all gonna get along. Ngumiti si Cloud dahilan para kiligin nga ang mga babae. May mga ilang sinabi pa nga si Mr. Enrique pero hindi na nga naintindihan pa niya na lalo na't ang iniisip nga niya ay kung papaano maiiwasan nga ang lalaki. Baka nagalit nga ang lalaki sa ginawa niya. Sampalin ba naman niya ang lalaki at tinawag na bastos? Talagang magagalit yun, Yana. Bakit ba naman kasi sinampal mo pa? Pagkausap nga nito sa sarili. Ano nang gagawin niya ngayon? Papaano kung sa sobrang galit ng lalaki sa nagawa niya ay sisantihin siya? Hindi naman siguro. Napapailing-iling na nga lamang si Yana. Think positive, Yana. Hindi naman siguro siya mamemersonal lalo na't maganda naman ang record niya sa kumpanya. Nagtatakang tumingin nga si Anthony ang kasama nga ni Yana sa trabaho sa kanya. Yana, ayos ka lang? Napatingin si Yana sa lalaki. Kanina ko pa kasi napapansin na parang kinakausap mong sarili mo na parang kang baliw dyan. Maliit na ngumiti si Yana sa lalaki. Ayos lang ako. May iniisip lang kasi ako at hindi ko namalayan na nasasabi ko na pala. Iniharap nga ng lalaki ang swivel chair nito kay Yana. May problema ka ba? Umiling si Yana at ngumiti. Wala to.
Napatingin si Yana sa kamay niya nang hawakan ngayon ng lalaki. Basta lagi mong tatandaan na kahit na anong mangyari, nandito ako para makinig sa problema mo at handang tumulong sa'yo. I can be your listener. Napangiti na nga lamang si Yana at tinapik ang kamay ng lalaki. Thank you, Anthony. Lingid naman sa kalaman ni Yana na may gusto nga sa kanya ang lalaki, pero habang maaga pa ay sinabi na nga niya sa lalaki na wala nga siyang balak na pumasok sa pag-ibig dahil lang priority niya ngayon ay ang anak niya. Hindi kilala ni Yana kung sinong ama ng anak niya dahil nangyari yon 9 years ago. Kakagraduate lang niya at dahil nag-celebrate nga sila ng mga kaibigan niya na pagdesisyonan nga nilang magbakasyon, uminom sila and boom! Doon na nga nagbunga si Alex. Tinamaan nga ng alak si Yana at hindi na nga niya matandaan kung anong nangyari. Basta, nagising na nga lamang siya sa isang hotel room at may katabi na nga siyang lalaki. Hindi nakita ni Yana ang mukha ng lalaki dahil nakadapa nga ito habang natutulog. Dahil sa sobrang kaba, ay agad nga siyang umalis sa hotel room na yon. Hindi rin niya akalain na sa pag-alis pala niya, nakuha niya ang isang bracelet na ngayon ay suot-suot nga ng anak niya. Habang malalim nga ang iniisip ni Yana at kung paano maiiwasan nga ang lalaki, dahil nahihiya siya sa nagawa, ay nakaharap nga naman ngayon si Alex at ang batang kamukhang kamukha niya. Paano magkamukha-mukha natin? Tanong nga ni Alex habang nakatitig nga sa mukha ng batang kaharap niya. Isa ang batang to sa mga bago nga niyang classmates. Kahit sa ang angulo talaga tignan, pareho talaga ang mukha natin. Napatitig nga rin ang bata kay Alex. Hindi kaya kambal tayo? Tanong nga ni Alin ang batang kamukha ni Alex. E paano tayo magiging kambal? Wala din namang sinabi sa akin si Mommy na may kakambal ako, kapatid. You know, it's just me and my Mommy. Napaisip naman ang bata. Magkatulad tayo, ako lang din at saka ang daddy kong magkasama eh. Well, I have my Mommy pero feeling ko hindi ko naman siya totoong Mommy. Napakunot noon naman si Alex. Paano mo naman nasabi yun? Bahagyang lumapit nga si Alin kay Alex. Because she doesn't love me. Si daddy lang naman talaga ang love niya pero palagi silang nag-aaway. Kasi feel ko, hindi siya love ni daddy lalo na parang wala namang pakialam si daddy sa kanya. Ikaw, sigurado ka ba na Mommy mo ang Mommy mo ngayon? Bulong pa nga ni Alin sa kanya. Tumango naman si Alex na tila siguradong sigurado. Oo naman, Mommy loves me so much na lahat ginagawa niya para sa akin. Sa tuwing matutulog nga ako, binabasahan pa nga niya ako ng story at nakuha ko ang lips ko sa kanya. Magkatulad din kayo ng lips ng Mommy ko. Mas lalong nalungkot si Alin. How I wish I can feel that too. Si daddy kasi palaging busy sa work. Ayaw ko naman siyang istorbohin dahil baka magalit lang siya. Papaano kung talagang kambal tayo at ang daddy ko ay daddy mo tapos yung Mommy mo, Mommy ko din? Sad nga ni Alin na nalulungkot nga. Napaisip naman si Alex. Isang paraan lang ang naisip kong makakasagot sa tanong natin. Kumunot naman ang noo ni Alin habang nakatingin kay Alex. Ano yun? Nagtaka si Alin nang nagtanggal nga si Alex nang ilang hibla nga ng buhok at pinakita nga kay Alin. DNA test. Genius nga ang mga bata para nga maisip ang bagay na yun. Nanlaki naman ang mga mata ni Alin at nagtanggal na nga rin ng ilang hibla ng buhok sa Alin at pinakita kay Alex. Tama, at may kakilala akong tao na mapagkakatiwalaan natin. Natutulungan tayo kahit minor pa lang tayo at hindi pwedeng magpagawa ng ganyang mga bagay. Nagkangitian nga ang dalawang bata. Nang sunduin na nga ni Yana ang anak, nakatago naman si Alin habang nakatingin nga kay Yana. Mas may hawig ako sa kanya kaysa sa kilala kong Mommy. Masayang nag-uusap nga si Yana at Alex dahilan para makaramdam ng inggit si Alin. Sana, makasama din po kita. Umalis na nga rin ang dalawa, kaya doon na nga lamang lumabas si Alin at sumakay nga sa kotse na kanyang sundo. Kuya Santi, pwede niyo po ba itong ipadala sa laboratory? Nakausap ko na po yung kukuha nito doon, iaabot niyo na lang po. Alibay pa nga ni Alin.
Nagtataka naman na kinuha ni Santi ang sample ng buhok. Eh, para saan ba to? Eh, gusto po kasi ng classmate ko na malaman kung match po sila ng daddy niya eh. Napakunot na si Santi. Eh, bakit hindi naman siya sigurado na daddy niya ang daddy niya, diba? Nagkibit-balikat naman si Allen. Hindi ko po alam, gusto ko lang po siyang tulungan because I have the means. Sige na nga, kamot ulo na nga lamang nasambit nga ni Santi. Si Santi ang butler na palaging kasama nga ni Allen simula ng pagkabata nga nito. Ito din ang pinagkakatiwalaan ng ama niya. Huwag niyo lang pong sabihin kay daddy ah, secret lang po natin to. Inilagay pa nga ni Allen ang hintuturo sa gitna nga ng labi nito. Bahagyang natawa si Santi. Okay, natuwa naman si Allen at nagpray na nga lamang na sana tama nga ang hinala nila ni Alex na magkakambal nga sila. Matagal na nga rin kasi niyang gusto na magkaroon nga ng kapatid. Mommy? Napatingin si Hannah sa anak nang tawagin nga siya nito. Naguhugas nga siya ng pinggan na pinagkainan nila habang nasa mesa nga ang anak niyang nakaupo. May kambal po ba ako? Nagtaka naman si Hannah sa tanong na nga ng anak niya. Kambal? Bahagya namang natawa si Hannah. Mag-isa ka lang na ipinanganak ko anak eh, kaya imposible na may kakambal ka. Pinunasan nga ni Hannah ang kamay nang matapos nga siya sa paghuhugas. Pero teka, bakit mo na itanong? Umiling ang bata. Wala naman po. Kayo po ba talaga ang mommy ko? Nagtataka na talaga si Hannah nang may kakaiba talaga sa mga tinatanong at patitingin ng kanyang anak. Mas lalong nagulat si Hannah. Anong klaseng tanong yan, Alex? Lumapit nga si Hannah sa anak niya at sinapo ang mukha ng anak. Of course, ako ang mommy mo. Ako kayang nagdala sa'yo sa sinapupunan ko ng 9 months. Akong nagluwal sa'yo sa mundong to at ako ang mommy mo na mahal na mahal ka. Tinaasan nga ni Hannah ang isang kilay sa anak. Magtataka ka pa ba? Kung ako ang mommy mo, eh magkamukha nga tayo, di ba? Teka, bakit mo pala naitanong? Bahagya namang natawa ang bata. Maliit nga ngumiti ito. Kasi po may naging kaibigan po ako sa school tapos sinabi po niya, pakiramdam po niya hindi niya po mommy ang mommy niya kasi hindi niya maramdaman na mahal siya ng mommy niya. Hindi kagad nang kasagot si Hannah. Hinaplos nga niya ang mukha ng anak. Iba-iba kasi ang mga magulang anak. May iba na mahal nila ang anak nila. May iba naman na kagaya ng mommy niya. Pero para sa akin, mahal na mahal kita. At ikaw ang buhay ko, lagi mong tatandaan yan, okay? Napangiti nga si Alex. Dahil hindi man sabihin ng mommy niyang mga salitang yun, ramdam na ramdam nga niya. Niyakap nga ni Alex si Hannah. Mahal na mahal din po kita, mommy. Napaisip naman si Alex kung ang lalabas sa DNA ay magkapatid nga sila ni Allen. Posibleng impostora nga ang kilalang mommy ni Allen dahil sigurado siyang ang mommy nga niya ang totoo niyang mommy. Napaisip nga si Alex. Lumipas ang araw at lumabas na nga rin ang resulta ng DNA nila Allen at Alex. Sabay nilang binuksan ang papel at binasa ang resulta na 99.99 match nga sila. Nagkatitigan silang dalawa at masayang nagyakapan. Magkambal nga tayo! Masayang sabi nga ni Alex. Nagkaiyakan pa nga ang dalawang bata dahil sa sobrang tuwa. Eh anong gagawin natin ngayon? Pabulong na tanong ni Allen. May kutob ako na impostora ang mommy mo at ang mommy ko ang mommy mo din. Ang tanong, papaano natin maipapaalam kay mommy at daddy na kambal tayo? Tsaka, ba't sila nagkahiwalay? Nag-isip naman silang dalawa. Hindi naman pwede na sabihin na lang natin basta-basta sa kanila at magiging buong pamilya na kaagad tayo. Dapat, gumawa tayo ng plano na magkalapit si na daddy at mommy. Suwestiyon nga ni Allen. Pero papaano? Muli silang nag-isip. Minaisip ako, mag-switch tayo. Napatingin nga si Allen kay Alex. Nanlaki ang mga mata ni Allen. Ha? Eh di ba sila makakahalata niyan? Ngumiti naman si Allen. Kung sa itsura natin, hindi. Umiling naman ito. Nakakatakot, Alex. Hindi pa naman maganda ang ugali ni mommy. Baka mamaya, ikaw ang pahirapan niya tsaka saktan. Si daddy okay lang siya, mabait siya. Pero hindi naman niya alam na ganun si mommy. Pag-aalala pa nga ni Allen.
Ngumiti na nga lamang si Alex at tinapik ang balikat ng kakambal niya. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa impostorang mami mo. Gagawa ako ng paraan para mailabas ang katotohanan na hindi siya ang totoong mami mo. Isa pa, sinabi mong hindi pa nararanasan ang mahalin ni mami, right? Kaya pagkakataon mo na to. Tumango na nga lamang bilang sagot nga si Alien. Pwes, ito nang pagkakataon mo para makasama mo si mami. Hindi nakapagsalita si Alien at nakikita nga ni Alex na nagdadalawang isip pa nga din ang kakambal niya kaya muli nga niyang tinapik ang balikat nito. Don't worry, Alien. Ako nang bahala sa lahat basta sa ngayon. Enjoyin mo na muna ang araw na makakasama mo si mami, okay? Trust me, mabait siya. Kahit nagdadalawang isip nga si Alien, tumango siya. May tiwala naman siya kay Alex lalo na ngayon na nalaman nga niyang hindi lang niya kapatid ang lalaki, kundi kambal pa. Napangiti naman si Alex dahil pumayag nga rin sa wakas ang kakambal niya. Mas lalo nga siyang napangiti dahil makakasama na nga niya ang daddy niya at mag-iisip din siya ng paraan kung papaano nga mapapaamin ang impostorang mommy na yon na hindi nga siyang totoong mommy nila. Napatingin nga si Yana sa kape na nakalagay nga sa table niya. Napatingin siya sa naglagay nito at napangiti nang makita nga si Anthony. Thank you, Anthony, ah. Magkano to? Tanong nga ni Yana at kinuha na nga ang pitaka niya para magbayad. Huwag na, libre ko na yan, sabi pa nga ng lalaki. Napangiti naman ang lalaki at tumango. Napangiti si Yana at kinuha ang kape. Hindi ko to tatanggihan. Thank you ulit, ah. Uminom na nga si Yana ng kape at muntik na nga siyang mabilaukan ng pagtingin nga niya. Sa may unahan nakita nga niyang nakatingin sa kanya, si Cloud. Napaubo tuloy siya at tumilapo ng ibang kape na nainom niya. Ayos ka lang, Yana? Agad na binigyan nga ng lalaki si Yana ng tissue. Ayos lang po ako. Napatingin ulit si Yana kung saan nakita nga niya si Cloud pero wala na nga doon ang lalaki. Para naman siyang nakahinga ng maluwag o baka naman namamalikmata lamang siya. Hanggang ngayon kasi, kinakabahan pa rin si Yana dahil baka anytime mapatalsik nga siya sa trabaho. Paano na sila ni Alex pag nagkataon? Nang sumapit nga ang hapon, nagpunta na nga si Yana sa mini kitchen para gumawa ng kape. Napatingin siya sa may pinto nang bumukas nga ito at sumara ulit. Nanlaki ang mata ni Yana at parang tumakas nga ang dugo niya sa katawan dahilan para manlamig ang buo niyang katawan. Mabilis na napaiwas nga ng tingin si Yana sa lalaki't yumuko. Napamura nga siya. Bakit ngayon pa? Tanong nga ni Yana. Si Cloud lang naman kasi ang pumasok. Biglang napalingon nga si Yana nang marinig nga niya ang pag-lock ng pinto. Bakit mo nilock yung pinto? Napalunok nang wala sa oras si Yana nang makita nga niyang nakangisi ang lalaki sa kanya. Sa wakas, tumingin ka na din sa akin. Hindi nakaimik si Yana at napaiwas nga sa lalaki. Hindi niya kayang mga mata ng lalaki na tila parang hinahagip nga siya. Napapansin ko na iniiwasan mo ko. Bakit? Deritsahang tanong nga ni Cloud. Napakagatlabi naman si Yana nang maramdaman nga niya ang unti-unting paglapit nga ng lalaki sa kanya. Napakurap-kurap nga si Yana nang hawakan nga ni Cloud ang baba niya at iangat bilan para magtama ang mga mata nila. Bakit mo ko iniiwasan, Yana? Tanong nga nito gamit ang baritonong boses. Ibinuka niya ng bibig pero muling ititikom nga dahil hindi nga niya alam kung ano ang sasabihin. Nabablangko ang isip niya lalo na't sobrang lapit ng mukha nilang dalawa. Bahagyang umiti si Yana at makitang itinulak nga ang lalaki. Kasi po, umiwas ng tingin si Yana kay Cloud. Kasi po nahihiya po ako sa nagawa ko sa inyo nung nakaraang araw. Napapikit na nga lamang ng mariin si Yana. Hindi ko naman po inaasahan na kayo po pala ang bago naming boss tapos nasampal pa kita at tinawag na bastos. Napayuko ito sa lalaki. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Huwag niyo po sana akong sisantihin. Pakiusap pa nga nito. Hindi nagsalita ang lalaki dahilan para kabahan si Yana. Talaga pang sisisantihin siya ng lalaki dahil sa nagawa niyong yun? Napatingin si Yana sa lalaki nang hawakan na naman ito ang baba niya at iniangat. Inilapit ng lalaki ang mukha nito
sa mukha ni Yana at ngumisi. At sino naman nagsabi sa'yo na sisisantihin kita? Hindi nakagalaw nga si Yana. Kahit pabinitawan na nga ni Cloud ang baba niya. Kalimutan mo na yon. Nagsorry ka naman na. Kaya you are forgiven. Gumisi muna ang lalaki kay Yana sa katuluyang umalis. Nang maisara nga ni Cloud, ang pinto ay napahawak nga si Yana sa sink dahil parang naubos lahat ng lakas niya sa tuhod dahil nga sa sobrang kaba niya. Nang malapit nga kanina ang mukha ni Cloud sa mukha niya, napahawak ito sa kanyang dibdib na kanina pa nga sobrang lakas ang pagkabuhog. Hindi niya akalain na ganun nga ang kanyang boss. Kaya nagtataka siya. Bakit ganito ang nararamdaman ni Yana sa lalaki gayong ngayon lamang sila nagkakilala? Alam ni Yana na hindi lang tumitibok ng mabilis ang puso niya dahil sa kaba. Alam niyang parang may iba pang dahilan at hindi niya lang alam kung ano yun. Dawi na hawakan nga ni Cloud ang baba ni Yana, nakaramdam siya ng pagkapamilyar. Lalo na sa mga mata, ngisi at boses ng lalaki. Parang narinig na nga niya ang mukha ng lalaki pero hindi niya lang maalala kung kailan. Napailing na nga lamang si Yana at pilit na inalis nga sa isip ang lalaki. Nagtaka na nga lamang si Yana dahil may kakaiba nga si kinikilos nga ni Cloud simula ng araw na yun. Sa tuwing nagtatagpo ang mga mata nila, palagi na lang nakangisi ang lalaki sa kanya at sabay kindat. Napapangiwi na nga lamang tuloy si Yana sa inaasta ni Cloud. He is so weird, sabi nga ni Yana sa sarili. Napatingin si Yana sa isang kape na nasa table niya. Nakakunot ang noon ni Yana nang kinuha ang kape at napatingin nga sa paligid. Baka kasi hindi ito para sa kanya at nagkamali lang nang lagay kung sino man ang may-ari nito. Kinuha nga ni Yana ang sticky note na may mapansin nga siya na nakalagay sa baso ng kape. Keep smiling, Yana. You are beautiful when you smile. Yun nga ang nakalagay sa sticky note. May pangalan nga niya, kaya alam niyang para sa kanya talaga ang kape. Napangiti at napailing na nga lamang si Yana nang maisip nga niya na baka si Anthony ang nagbigay ng kape, lalo na't ang lalaki pa naman ang mahilig bigyan siya ng kape. Nang makarating na nga si Anthony sa mesa niya, tumingin si Yana sa lalaki. Ah, thank you nga pala sa pakape mo, Anthony, ah. May pa-sticky note ka pa ngayon, ah. Sabi pa nga ni Yana habang sinikusiko pa nga ang lalaki dahil tinutokso niya ito. Kumunot ang noon ni Anthony dahil sa pagtataka. Ha? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong nga nito. Wala pa naman akong binibigay na kape sa'yo, ah. Natawa na nga lamang si Yana at kinuha ang sticky note at ipinakita nga kay Anthony. Asus, in denial ka pa? Ito, oh. Kinuha nga ng lalaki ang sticky note at napakunot ng noo. Hindi talaga to galing sa akin, Yana. Honest naman na sabi nito. Napakibit-balikat na nga lamang ang lalaki. Nang tanungin nga siya ng babae kung kanino nga galing yon. Hindi ko rin alam. Bahagyang lumapit ang lalaki kay Yana sa kabumulong. Eh baka, isa sa mga secret admirer mo. Panunokso pa nga nito kay Yana. Natawa na nga lamang si Yana at nakangiti. Secret admirer ka dyan. May anak na nga ako, eh. Naiiling nga na sabi nga ni Yana at inilagay na nga ang sticky note sa kanyang notebook. Pero walang asawa. Ready to mingle pa rin. Maganda ka, Yana. Bata pa. Mabait at walang nobyo. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming magkakagusto sa'yo at gusto kong ligawan ka kahit may anak ka na. Isa ako sa kanila, eh. Kaso, paulit-ulit mo akong binabasted. Natatawang sabi pa nga ng lalaki. Napailing na nga lamang si Yana at hindi na nga nagsalita pa. Wala naman siyang balak na i-entertain kung sino ang mga secret admirer na yun. Dahil sa ngayon, ang anak lamang niyang priority niya at wala na ngang iba pa. Makalipas ngang ilang araw, hindi na nga lamang kape ang nakikita nga ni Yana sa mesa niya, kundi may pagkain din. Tapos minsan, one red rose o kahit anong kulay ng rose. Araw-araw. This is getting crazy. Parang creepy na, sabi nga ni Yana habang nakatingin nga sa isang pink rose. Curious na talaga siya kung sino nga ang naglalagay nito sa mesa niya.
Kaya isang araw ay maagang pumasok si Yana at nagtago sa kung saan hindi nga siya makikita. Nang makita nga niya na may isang lalaki na pupunta na nga sa mesa niya, agad nga siyang nagtago. Nakita niya na inilagay nga nito ang isang white rose. "Sino ka?" tanong nga ni Yana at lumabas nga sa pinagtataguan niya. "Sino ka sabi ko eh?" tanong ulit nga ni Yana nang hindi sumukot ang lalaki. Ni hindi man nga lang lumarap sa kanyang lalaki. "Sino ka at bakit palagi kang may nilalagay na bulaklak o kung ano man dyan sa mesa ko, ha?" Hindi na nga sumagot pa ang lalaki, kaya naman napagdesisyonan nga ni Yana na hawakan ang balikat ng lalaki at paharapin nga sa kanya. Nagulat siya nang makitang si Cloud dito. "Sir Cloud?" Napatingin nga si Yana sa hawak ng lalaki na white roses. "Ikaw ang naglalagay ng bulaklak, kape o kung ano pa man sa mesa ko?" Gulat na tanong nga ni Yana habang nakaturo nga sa hawak na bulaklak ng lalaki. Nalilito man pero tanong nga nito, "Bakit?" Napatingin si Cloud sa hawak na bulaklak at bahagyang natawa dahilan para mapakunot nga ng noo si Yana. "You have it wrong, Yana." Mas lalo ang napakunot nga ang babae. "Hindi to galing sa akin." Si Yana naman ang natawa. "Talaga sir ah? Magsisinungaling ka pa talaga? Eh huling-huli na nga kayo eh. Huli sa akto." Napailing nga ang lalaki at binigay kay Yana ang bulaklak. "May nagpapabigay sa'yo." Wala naman sa sariling kinuha nga ni Yana ang bulaklak. Dahil nga sa sobrang pag-iisip ni Yana, hindi nga niya namalayang nakaalis na pala sa harapan niyang lalaki kung hindi si Cloud ang naglalagay ng bulaklak sa mesa niya. At na may nagpapabigay lamang na lalaki, sino naman kaya? Habang parang baliw si Yana sa pag-iisip kung sino ang secret admirer niya, nakangisi naman si Cloud habang nakatingin nga sa babae. Napailing na nga lamang siya dahil mukhang naniwala naman ang babae sa palusot niya. "May innocent, Yana," sabi pa nga ni Cloud saka pumasok na nga sa opisina niya. "See?" Sabay-sabi nga nila Alex at Allen at pinakita nga ang bracelet na suot nila na parehas. Nanlaki naman ang mata ng dalawa na magkapareho nga sila ng bracelet. "Papaanong magkatulad din tayo ng bracelet?" Pagtatakang tanong pa nga ni Alex. Hinawakan nga ni Allen ang kanyang bracelet. "Bigay ito sa akin ni Mommy at ni Daddy noong baby pa ako. Ikaw, papaano ka nagkaroon ng bracelet na kagaya ko?" Tanong naman ni Allen. Napatingin nga si Alex sa suot nga niyang bracelet. "Ang sabi ni Mommy, pag-aari daw ito ng Daddy ko kaya kailangan kong ingatan. Dahil baka daw sa bracelet na to mahanap ako ng totoong Daddy ko. See? It's all connected. Talagang Daddy ko ang Daddy mo at Mommy ko ang Mommy mo dahil nasa kanila ang bagay na konektado sa ating dalawa." Sad pa nga ng lalaki. Nagyakapan nga ang dalawa. "Ngayon na sigurado na tayo, pwede na talaga tayong magpalit para makasama na natin sina Mommy at Daddy at saka tayo mag-iisip ng paraan kung papaano natin sila mapapalapit sa isa't isa." Nakangiting sabi nga ni Alex. Nang uwian na nga ng mga bata, sinundo na nga ni Yana ang anak. Nagulat siya nang salubugin nga siya ng anak ng isang mahigpit na yakap. Nagtataka si Yana dahil kung makayakap nga ang anak niya, para bang ilang taon na nga silang hindi nagkita. Pumantay nga si Yana sa anak at hinaplos ang mukha ng lalaki. "Ayos ka lang anak? Kamusta ang school?" tanong nga niya sa bata. Ngumiti naman ang anak ni Yana, sabay sabi nga, "Ayos lang po, Mommy." Nagulat nga si Yana nang yakapin nga ulit siya ng anak. "I miss you, Mommy. I love you." Nagtataka man si Yana na yakap nga niya ng mahigpit ang anak. "I love you too, baby." Kumalas nga si Yana mula sa pagkakayakap sa anak. "Ilang oras lang tayo nagkahiwalay pero miss na miss mo kaagad si Mommy." Tumango naman ang bata. "Opo naman, Mommy. Ganun po talaga kasi kita kamahal. Mahal na mahal ko po kayo." Para namang kinilig si Yana sa sinabi ng anak. "Mahal na mahal din kita anak, let's go." Tumango naman si Allen at hinawakan nga ang kamay ni Yana habang naglalakad sila at lumingon si Allen sa likod at nakita nga si Alex na nag-thumbs up pa nga sa kanya. Tumango naman siya sa kambal.
Nakita naman ni Alex si Santi na naghihintay na nga sa tapat ng kotse nito, kaya naman lumapit na nga siya sa kambal. Young Master, bati nga ni Santi nang makita nga si Alex. Hindi talaga maahalata ni Santi o ni Yana na nagkapalit nga ang magkambal dahil nagpalit din sila ng mga damit at mga gamit at tinuruan din nilang isa't isa kung paano nga sila dapat kumilos. Kuya Santi, nasan po ba si Daddy ngayon? Napatingin naman si Santi sa bata mula sa salamin. Nagmamaneho na kasi ang driver papauwi. Siguro nasa opisina pa rin, bakit? Napaisip naman si Alex. Tapos na rin naman ang office hours, kaya sigurado si Alex na safe lang na pumunta siya sa opisina ng daddy niya. Pwede po ba tayong dumiretso ngayon doon? Pakiusap pa nga niya sa kanyang butler slash driver. Muling napatingin nga si Santi sa bata. Nagtataka pero kalaunan, pumayag na rin naman. Dumiretso na nga sila sa kampanya ng ama niya. Sinamahan nga rin siya ni Santi, pupunta nga sa opisina ng ama. Ano ba, Cloud? May bala ka ba talagang pakasalan ako? Tanong nga ni Marga, ang napapabalitang fiancé nga ni Cloud. Wala akong nakitang dahilan kung bakit hindi mo ako dapat pakasalan. Ako lang naman ang ina ng anak mo. Napakunot ang noo ni Alex nang dahil sa narinig. Andun na rin kasi siya. Kung hindi nga siya nagkakamali, base nga sa pagkakarinig niya, mukhang ito ang impostorang mami nga ni Allen. Ikaw nga ang ina ng anak ko, pero wala naman akong gusto sa'yo. Alam mo naman yan, kaya hindi ko alam kung bakit ipinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. Walang emosyon nga na sabi ni Cloud sa babae. Napaluhan na nga lamang ang babae. How dare you do this to me? Pagkatapos kong ilabas ang anak mo sa mundong to, I carried him in my womb for 9 months. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin? Sad pa nga nito. Tumingin si Cloud sa umiiyak na babae. Kaya ba ipinanganak mo siya? At ipinakilala sa akin? Kasi ini-expect mong pakakasalan kita dahil sa nagkaanak lang tayo? Ginamit mo ang bata? Hindi nakasagot nga si Marga dahil yun ang iniisip nga niya nang ipakilala nga niyang anak ni Cloud. Natawang lalaki. Well, you expected too much. Pero worth it din naman ang pagganak mo sa anak ko. Dahil sa ginawa mo, hanggang ngayon nabubuhay ka ng marangya. Hindi naman kita pinapabayaan ah. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo at yun ang kabayaran ko sa pagbuhay mo sa anak ko. Napatiimbagang na nga lamang ang babae. Pero hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, pakasalan mo ako para mabigyan natin ng isa pang buong pamilya, si Allen. Ayaw mo bang ibigay sa kanya yun? Napabuntong hininga si Cloud at napasapo sa noo. Ginagamit mo na naman si Allen. Buong pamilya pa rin naman tayo ah. Nakatira tayo sa isang bahay. Nakakasama tayo ni Allen. Nainis na nga ang babae. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Cloud. Matatawag lang naman tayong buong pamilya kapag pinakasalan mo ko eh. Napabuntong hininga ulit si Cloud at sumandal nga sa swivel chair. Sinamaan nga niya ng tingin ang babae. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala akong planong magpakasal sa'yo. Besides, hindi naman kita pinagbabawalan na makipag-date o humanap ng ibang lalaki. Ngayon, kung paulit-ulit na lang tayo, pwede bang umalis ka na lang dahil marami pa akong gagawin? Magsasalita pa nga sanang babae nang samaan nga siya ng tingin ni Cloud. Walang nagawa ang babae kundi ang lumabas na nga lamang sa opisina ni Cloud. Hindi nakita ng babae sina Santi at Alex dahil naharangan nga sila ng pinto. Mabuti na lang. Mukhang nag-away na naman ng mommy at daddy mo, sabi nga ni Santi habang nakatingin nga sa nilalakaran ng babae. Napatitig din si Alex sa likod ng babae. Hayaan mo po sila. Nagulat naman si Santi sa sinagot ng bata, pero hindi na nga lamang siya nakapag-react dahil nakapasok na nga sa opisina ang bata. Hello, Daddy! Nagulat nga si Cloud nang makita ang anak at niyakap siya. Nagtataka siya dahil parang may kakaiba sa anak niya ngayon. Hindi naman kasi ganito ang anak niya. Hindi malambing. Halos hindi nga lumapit sa kanya dahil sa sobrang pagiging mahiyain. Pero ngayon, nandito ang anak niya at niyayakap siya. Hey, buddy, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nga ni Cloud. Ngumiti nga si Alex kay Cloud.
Gusto ko po kasi kayong dalawin para sabay po tayong umuwi at kumain ng dinner. Pwede po ba yun, Daddy? Tanong nga ni Alex. Nag-puppy eyes pa nga. Ang puppy eyes pa naman ni Alex ay parang nakaka-hypnotismo nga sa tuwing may gusto nga siya sa mommy niya. His mommy can't resist his puppy eyes at sana ganun din ang epekto nito sa daddy niya. May kung anong humaplos nga sa puso ni Cloud. Dahil ito, ang unang beses nga na naging ganito ang anak niya sa kanya. Hindi niya rin kasi alam kung papaano lalapitan ang anak noon dahil sa tuwing lalapitan pa lamang niyang anak, nagtatago na nga kaagad ito sa sobrang pagkamahihain. Sure buddy, wait lang ah, ililigpit ko lang itong mga gamit ko. Maupo ka na muna sa sofa, hintayin mo ko. Tumango naman si Alex dahil napapayag nga niya ang kanyang daddy. Behave na naupo nga si Alex sa sofa habang nakatingin nga sa paligid. Nakita nga rin ni Alex ang picture frame na nasa mesa nga ni Cloud. Picture yun ni Allen kasama ang daddy nila. Ngumiti si Alex dahil balang araw ay magiging apat nga sila sa picture na yon. Nang matapos nga si Cloud, sabay na nga silang umuwi at kumain ng hapunan. Nagkwentuhan din sila ng kung ano-ano. Panay ang kwento nga ni Alex tungkol sa nangyari sa school habang nakangiti naman na nakikinig nga si Cloud sa anak. Ito ang unang beses na nagkwento ang anak niya at natutuwa nga siya. Habang masayang kumakain ng magama, makatingin naman mula sa taas sa kanila si Margaret. Naiinis ang babae dahil mukhang may balak pa nga ang bata na agawin nga ang lalaki mula sa kanya. Nasa bata na lang palagi ang atensyon ni Cloud. Nang matapos ngang kumain ng dalawa, ay nauna na ngang umakyat sa taas si Alex. Napatigil nga siya nang makita nga si Marga. Ngumisi ang babae at naka-cross arms pa nga na nakatingin sa kanya. Mukhang close na kayo ng daddy mo ah. Hindi pinansin nga ni Alex ang babae at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Alam niya kasing impostora to at masama ang ugali. Pero bago pa man malampasan nga ni Alex ang babae, hinawakan na nga ng babaeng kamay niya. Alam mo, bastos kang bata ka. Kinakausap kita, kaya wag mo kong tinatalikuran. Tumingin nga si Alex sa babae. Matalim ang tingin niya dito. Natigilan naman ang babae dahil kakaibang tumingin sa kanya ang bata ngayon. Para itong si Cloud kung tumingin sa kanya kapag naiinis nga sa kanya. Ano po bang gusto niyong sabihin ko, Mami? Kung Mami po ba talaga ang dapat kong itawag sa inyo? May diin nga ang pagkakasabi nga ni Alex sa salitang Mommy. Nagulat ang babae nang biglang umisi nga ang bata. Nagtaka naman ang babae. Anong pinagsasasabi mo? Hinawakan nga ng bata ang kamay ng babae. Kung ako po sa iyo, Mami, kung gusto mo pang manatili sa bahay na to at hindi mawala ang marangyang buhay mo, ayus-ayusin niyo po yung pagtrato sa akin. Napatiimbagang na nga lamang ang babae at mas humigpit pa ang pagkakahawak nga sa braso ni Alex. Napaigik nga si Alex pero hindi niya pinakita na natatakot siya. Hindi siya pwedeng masintak ng babaeng to. Aba, matapang ka na? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Ang daddy mo? Ngumisi ang babae. Ang daddy mo na palagi na lang trabaho ang inatupag? Wala nga siyang time sa'yo eh. Kaya wala din siyang pakialam sa'yo. Napakunot ang noon ng babae na ngumisi si Alex. Gusto mo subukan natin? Nagtataka si Marga. Dahil may kakaiba sa bata. Napakapalaban ito. Noon kasi sa tuwing pinapagalitan niya ang bata, tahimik lamang ito at naluluhan na. Kahit kailan hindi nagsumbong sa kahit na kanino man, lalo na sa daddy nito. Nagtataka siya ngayon dahil parang ibang bata ang kaharap niya. Aray ko, Mami! Masakit! Nanlaki nga ang mga mata ng babae nang biglang umiyak at nagsisisigaw nga ang bata. Hindi ko naman po kasalanan kung may time sa akin si daddy kaysa sa inyo eh. Tama na po, Mami, masakit po. Nagtataka ang babae kung ano ang pinagsasasabi ng bata. What the hell are you doing to my son, Marga? Galit na inalis nga ni Cloud ang kamay ng babae mula sa pagkakahawak nga ng kamay ni Alex. Niyakap nga ni Alex ang ama. Sinasaktan po ko ni Mommy, Daddy. Nagagalit po siya sa akin kasi may time ka na daw po sa akin kaysa sa kanya. Kasalanan ko daw po kung bakit wala po kayong time sa kanya. Sabi nga ni Alex habang umiiyak at bumabalatay nga sa mukha ng bata ang sakit at takot.
Galit naman na tumingin si Cloud sa babae. Is that true? Nagtataka naman na tumingin nga ang babae kay Cloud. Parang bigla siyang nalito sa nangyari. Of course not! Hindi totoo ang sinasabi ng batang yan. Actually, masaya nga ako dahil nagkakaroon ka na ng time sa kanya. Bakit naman ako magsiselo sa sarili kong anak? Umiiling pa nga si Alex. Hindi po totoo yun, Daddy. Sa katunayan nga po, hindi po ito ang unang beses na sinaktan po niya ako eh. Nagulat nga ang babae at napatingin naman si Cloud sa anak. What do you mean, Allen? Napasinghot-singhot si Alex habang umiyak pa din. Palagi niya po akong sinasaktan sa tuwing nagbabadtrip po siya. Hindi ko lang po sinabi sa inyo kasi iniisip ko po na mami ko pa rin siya, pero narealize ko po na kahit mami mo siya, wala pa rin po siyang karapatan na saktan ako. Hindi ko naman po kasalanan kung hindi niyo po siya magawang mahalin eh. Mas lalong umiyak nga si Alex. Nanlaki ang mga mata ng babae. What the heck? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Hahampasin na nga sana ng babae si Alex. Nang pigilan nga ito ni Cloud. Natawa ng mapakla ang babae. Huwag kang maniwala sa pinagsasasabi ng batang yan, Cloud. Sinisiraan niya lang ako. Sinungaling ang batang yan. Galit na itinuro pa nga ng babae si Alex na ang pag-aakala nga nila all this time ay sa Allen. Napatitig naman si Cloud sa babae. At bakit ka naman niya sisiraan? Mami ka niya, kaya hindi ko maintindihan kung bakit may sisiraan nga siya. Except na lang kung totoo ang pinagsasasabi ng anak ko. Hindi nakasagot ang babae. How dare you hurt my son? Mas naging mahigpit ang pagkakahawak ni Cloud sa kamay ng babae dahilan para mapaigik pa nga ito. Aray! Nasasaktan ako, Cloud! Napatiimbagang naman si Cloud. Inisip mo rin sana na talagang masasaktan ka sa oras na sinaktan mo ang anak ko. Hindi lang kita mapakasalan. Sasaktan mo na ang anak ko? Anong klaseng ina ka? Marahas na binitawan nga ni Cloud ang kamay ng babae. I want you to get out of my house, Marga! Hindi makapaniwala nga na nakatingin nga ang babae kay Cloud. What? Pinapalayas mo ba ako, Cloud? Hindi makapaniwala ang tanong nga nito. Yes. Natawa ng mapakla ang babae. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Cloud. Ako pa rin ang ina ng bata. Taas na, tinignan nga ni Cloud ng babae. I can kick you out wherever I like, Marga. Dahil bahay ko to. Lalo na kapag ang bata na ang involved, ang welfare niya. Napatiimbagang naman ang babae. Sige, aalis ako, pero isasama kong anak ko. Hinawakan ng babae ang kamay nga ni Alex at nagpupumiglas naman siya. Ako ang ina, kaya sa akin siya dapat sumama. Nagpupumiglas naman si Alex. Ayoko pong sumama sa'yo, bad ka po. Marahas na hinilangan ng babae ang kamay ng bata. Sumama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Kinuha nga ni Cloud ang kamay ng babae at inalis ang pagkakahawak sa kamay ng bata. Hindi mo pwedeng isama ang anak ko. Ngumisi naman ang babae. Baka nakakalimutan mong ako ang ina ng bata, Cloud. Kaya sa akin siya dapat sumama. Ngumisi naman si Cloud. Baka nakakalimutan mo rin na nasa tamang edad na ang bata para magdesisyon kung kanino siya sasama. Niyakap nga ng mahigpit nga ni Alex si Cloud. See? Sa akin niya gustong sumama at sigurado akong hindi siya sasama. Sa'yo. Dahil alam niyang sasaktan mo lang siya. Napatiimbagang ang babae. Hindi pa tayo tapos, Cloud. Sasampahan kita ng kaso at makukuha ko rin ang anak ko. At kapag nakuha ko na siya, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya makikita pa. Galit na umalis nga si Marga sa bahay. Pumantay nga si Cloud sa anak at niyakap nga ito. Sorry, anak. Sorry kung huli ko nang nalaman. Hinaplos nga ni Cloud ang likod nga ng anak dahil hanggang ngayon umiiyak pa rin ito. Ayos lang po, Daddy. At least po ngayon nalaman niyo na po. Huwag niyo po hahayaan na makuha niya ako, Daddy. Mas humigpit nga ang pagkakayakap nga ni Alex sa ama. Umiling-iling naman si Cloud. Of course not, buddy. Hinding-hindi ako makakapayag na makuha ka niya sa akin. Tumango naman si Alex at niyakap nga ang ama. Ngumisi si Alex dahil nagtagumpay nga siya na mapaalis nga ang impostorang babaeng yun. Ganti din niya ito sa ilang taong pananakit nga nito sa kakambal niya. Nalaman na lang kasi ni Alex na sinasaktan pala si Allen
nang kinikilala nga nitong mommy dahil sa iilang pasa na nakita nga niya sa braso't hita ng kambal. Napaghiganti na rin kita, Allen, sabi nga ni Alex sa isip niya. Habang talala si Yana sa harap nga ng mesa niya, hindi niya napansin na nasa likod na pala siya. Ni Cloud, iniisip kasi ni Yana ang anak niya na parang mas naging extra sweet ito. Penny, for your thoughts? Bulong nga ni Cloud, malapit nga sa tenga ni Yana dahilan para mabilis ang pagtayo ni Yana. Ay, kalabo na bakla! Sigaw nga ni Yana dahil sa bigla ang pagtayo nga ni Yana, hindi nga sinasadya na magtama ang baba ni Cloud at Yana sa balikat nga ng babae. Ouch! Napahawak na nga lamang ito sa baba. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Hinawakan nga ni Yana ang kamay ng lalaki, tinignan nga kung saan masakit. Bakit ba naman kasi nagugulat kayo? Ayun, tuloy. Biglang natigilan nga si Yana nang mapansin na sobrang lapit na nga pala ng mukha nila sa isa't isa. Natigilan silang dalawa at napatitig nga sa mata ng isa't isa. Pakiramdam nila ay parang tumigil nga ang mundo nilang dalawa. Mas lalong napatitig nga si Yana sa mga mata ni Cloud, at habang nakatitig nga siya sa mga mata ng lalaki, parang unti-unti nag-flashback sa kanya ang gabi kung kailan ang gabi na may naka-one-night stand nga siya. Hindi alam ni Yana kung bakit sa pagtitig nga niya sa mga mata ni Cloud ay naalala nga niya ang gabing yun. Imposible naman na si Cloud yun, lalo na't balita nga niya ay galing sa States ang lalaki. Agad na lumayo nga si Yana. Sorry po ulit. Katulad niya ay para ding may kung ano nga na malalim na iniisip ang lalaki. Ano po bang kailangan niyo? Tumikim pa nga si Yana para mabalik sa ulirat si Cloud. Bahagyang napailing nga si Cloud bago nagsalita. Anyway, may pupuntahan pala ako. Kailangan ko ng isang empleyado na makakasama. At ikaw ang napili kong isama. Napakunot na utuloy si Yana. Nagulat naman si Yana at napaturo pa nga sa sarili. Ako po? Bakit po ako? Bakit hindi ang sekretary niyo? Napakibit balikat na nga lamang si Cloud. Well, on leave ang sekretary ko dahil may emergency siya. Well, ikaw naman ang napili ko dahil isa ka sa mga matagal ng empleyado. Hindi naman kaagad nakasagot si Yana. Ano po pang gagawin ko? Bahagyang napangiti si Cloud. Well, sasamahan mo ako sa Maldives dahil may kamiting ako doong mga business partners. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Maldives? Tumango naman bilang sagot nga si Cloud. Yes, pero... Sir, ang layo nun ah. Tsaka, ilang araw po ba tayo dun? Nagtataka at kinakabahan pa nga na tanong ni Yana. Inaalala nga niya ang kanyang anak. Nasa isip nga ni Yana ang anak niya. May mapag-iiwanan naman siya pero hindi niya kaya na malayo sa anak ng matagal. 2 nights and 3 days lang naman. Don't worry, may bonus ka naman if sasamahan mo ko. Biglang napaisip nga si Yana. Wala naman sigurong masama kung sasamahan nga niya ang lalaki. Sa Maldives siguro naman walang gagawing masama sa kanya ang lalaki, trabaho lang to. Kailangan din niya ngayon ng extra income dahil malapit na nga ang bills niya. Iba talaga pag si Judith na nga ang kalaban. Kahit nagdadalawang isip, pumayag na nga lamang si Yana. Pwede po ba akong magsama? Isasama ko lang po sana ang anak ko. Sad nga ni Yana. Sure, isama mo ang anak mo at isasama ko rin ang anak ko. Malay mo, maging magkaibigan sila lalo na't parehas nga silang lalaki. Nagtaka si Yana kung paano nalaman nga ng lalaki na lalaki ang anak niya. Napailing na nga lamang siya at hindi na nga lamang yun binigyan ng pansin. Ano? Gulat na tanong nga ni Yana. Bakit hindi ka sasama? Tanong nga ni Yana sa anak pagkatapos nga niyang sabihin na isasama nga niya ito sa pag-alis. Eh kasi po trabaho niyo po yun eh. Ayoko naman po na maging istorbo po sa inyo. Naupo nga sa tabi ng kama, si Yana tinaplos nga ang mukha ng anak. Hindi ka naman magiging istorbo anak. Isa pa, pumayag naman ang boss ko na sumama ka. 3 days din kasi akong mawawala at mamimiss kita. Ngumiti at umiling na nga lamang si Allen. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapalit nga ang magkambal. Ayos lang po talaga, mommy.
Isa pa po, marami po kaming ginagawa ngayon sa school eh, at hindi po ako pwedeng umabsent. Pwede naman po tayong mag-video call araw-araw pagdating niyo po doon. Niyakap nga ni Allen sa bewang ang ina. Napanguso naman si Yana kung makaasta kasi ang anak niya. Akala mo high school na ito at marami nang ang ginagawa sa school, samantalang grade 2 pa lang naman ang anak niya. Nahalata pa nga nito na parang medyo nagbago nga kung paano nga mag-aral ang kanyang anak na inaakala nga niyang si Alex. Napabuntong hininga na nga lamang si Yana at hinawakan nga ang kamay ng anak. Sige na nga, 3 days lang naman akong mawawala eh. Habang wala ako, si Tita Daisy mo muna ang bahala sa'yo ha? Tumango naman si Allen at niyakap nga si Yana. Okay mommy, mag-iingat po kayo at mag-enjoy. Bahagya namang natawa si Yana. Anong enjoy ang pinagsasasabi ng anak niya? E trabaho naman ang pupuntahan nila sa Maldives. Nang makarating na nga sa airport, nagtataka si Yana dahil mag-isa lang din si Cloud at hindi naman kasama ang anak. Nasaan po ang anak niyo, Mr. Enrique? Tanong nga ni Yana nang makalapit nga sa lalaki. Just call me Cloud. Wala naman tayo sa opisina. Tumango na nga lamang si Yana. Hindi sumama ang anak ko, may gagawin daw sa school eh. Let's go? Biglang napakunot noon si Yana dahil magkapareho ng rason ang mga anak nila. Pero baka naman nagkataon lang. Sumakay na nga rin silang dalawa sa private airplane ni Cloud ng kanilang company. Ilang oras ang kanilang biyahe bago nakarating sa resort ng Maldives. Manghanga na napatingin nga si Yana sa ganda ng Maldives, lalo na't hanggang ngayon ay ganito pa din kaganda ang lugar simula nga nang huli siyang nagpunta dito. Sa lugar na ito sila nag-celebrate ng barkada nila. Nalibre lang naman si Yana noon dahil mayaman ang kaibigan niya. Sa lugar din ito nabuo si Alex. Hindi inaasahan na makakabalik pa nga siya sa lugar na to. Hindi naman siya nagsisisi na may naka one night stand nga siya dito dahil kung hindi nangyari sa kanya yon at wala ngang nangyari sa kanila ng estrangherong lalaking yon, wala nga si Alex nakasama ngayon. Hindi na nga siya nag-iisa sa buhay, lalo na't wala na nga siyang pamilya. Grabe ang lugar na to. Walang pinagbago, ang ganda pa rin. Wala sa sariling sabi nga ni Yana habang nakatingin nga sa lobby ng resort. Nakapunta ka na ba dito? Tanong nga ni Cloud. Tumango naman si Yana. Oo, pero matagal na yan. Tumango na nga lamang si Cloud at hindi na nga nagtanong pa. Lumapit na nga sila sa lobby at nagsabi nga ng room na kanilang pinareserve. I'm sorry sir, pero wala pong Cloud Enrique na nakareserve po dito sa amin eh. Sabi nga ng babaeng receptionist. Napakunot noon naman si Cloud. What? Anong ibig mong sabihin wala? Last week pa ako nakapagpareserve. Can you double check it? Tumango naman ang babae at tinignan ulit ang computer. Actually sir, meron nga po kayong nagpareserve na dalawang room po. Tumango si Cloud. Yan nga. Pero nag-cancel po kayo kahapon eh. Sabi ng babae, dahilan para mapanganga si Cloud. What? Hindi ako nag-cancel ng reservation ko. Kulat na tanong nga ni Cloud. Kinuha nga ng babae ang cellphone at pinakita nga ang text na naglalaman na pinapa-cancel nga niya ang reservation niya. Number ito ni Cloud at ang pinagtataka niya, hindi naman siya nag-text. Anong nangyayari? Tanong nga ni Yana habang nakatingin nga sa mukha ni Cloud na nalilito pa rin. May nag-text sa kanila na pinapa-cancel ko ang reservation ko gamit ang cellphone ko, pero hindi naman ako gumawa nun. Napakunot noon naman si Yana. Eh sinong nag-text nun? Napakibit-balikat na nga lamang si Cloud. I don't know. Napabuntong hininga si Cloud at muling tumingin nga sa babaeng receptionist. Kukuha na lang kami ng dalawang kwarto. Itinaas nga ng babaeng hintuturo nito. Actually sir, isang kwarto na lang po ang available namin ngayon eh. Dahil lahat po, naka-fully reserved na po. Fully booked na. Hindi na iwasan ni Cloud na mapamura. Sige, yun na lang. Biglang nainis nga si Cloud sa isipin kung sino man ang nag-cancel ng kanyang reservation, talagang mananagot talaga sa kanya. Habang namang problema nga si Cloud, nakangiti naman sina Allen at Alex na siyang nag-cancel pala ng reservation ng daddy nila. Plano talaga nila na pagsamahin ng mga magulang nila sa iisang kwarto
para may mangyari nga daw sa dalawa. Magka-developan ang mga magulang nila at muling magkain laban para mabuo na daw sila. Ako na dito sa sofa, dun ka na sa kama. Sabi nga ni Cloud na makapasok na nga sila sa room nila. Sigurado ka ba? Pwede naman ako sa sofa since mukhang kasya naman ako. Tsaka nakakahiya naman. Ikaw ang nagbayad, ikaw ang boss. Pero sa sofa ka matutulog? Umiling naman si Cloud. No, dito na ako. Ikaw ang babae kaya ikaw ang dapat na makatulog sa komportable. Isa pa, kasalanan ko naman kung bakit nasa iisang kwarto tayo. Hanggang ngayon kasi hindi pa din lubos maisip ni Cloud kung sinong may gawa nun, lalo na't ang anak lang naman niya ang kasama niya kahapon. Imposible din naman na ang anak niyang may gawa nun. Kinabukasan, makipag-meeting na nga si Cloud sa mga ka-business meeting nito habang si Yana naman nakikinig nga at sinasamahan ng lalaki. Nagsusulat na nga lamang ng minutes of meeting. Hapon na rin ang matapos nga sila at pagod na nga si Yana na bumalik sa kwarto nila. May meeting ka pa ba bukas? Tanong nga ni Yana kay Cloud habang kumakain nga sila sa isang restaurant. Wala na. Napakunot na o si Yana. So, ibig sabihin, pwede na tayong umuwi bukas. Napatingin nga si Cloud sa babae. Of course not. Nagtataka naman si Yana at napatanong kung bakit. 2 nights and 3 days naman ang nakareserve dito. Kaya bakit hindi na lang natin sulitin ang araw na nandito tayo? Mag-relax tayo habang nandito tayo. Gusto ko rin namang mag-relax dahil nakakapagod din na parating na lang trabaho ang inaatupag. Napaisip naman si Yana dahil may point ang lalaki. Total, nandito na rin naman sila. Bakit hindi niya sulitin? Lalo na talam nga ni Yana kung kailan siya ulit makakabalik dito. Kinagabihan, tinawagan nga ni Yana si Daisy na siyang nagbabantay nga sa anak niya. Kinumusta nga niya ang anak at sinabi na sa susunod na araw ay uuwi na nga rin siya at magdadala siya ng pasalubong para sa anak. Nang matapos na nga silang magtawagan, natulog na nga rin siya. Kinabukasan maagang nagising si Yana. Hindi pa masyadong sikat ang araw, kaya naman napagdesisyonan nga niyang maglakad-lakad. Nang makapunta nga si Yana sa sala, nakita nga niya si Cloud na mahimbing pa ring natutulog sa sofa. Biglang nakaramdam ng konsensya si Yana, lalo na hindi kasya ang lalaki sa maliit na sofa. Napatitig siya sa maamong mukha nito. Mas gwapo pala talaga ang lalaki kapag natutulog. Hindi na nga nagtataka si Yana kung bakit ang lalaki lang raw araw-araw ang usapan nga ng mga katrabaho niyang babae. Napailing na nga lamang si Yana kahit pagpantasyahan ng mga babae si Cloud ay hindi na nga mapapasa kanilang lalaki dahil may fiancé na nga ito at anak. Tumayo na nga si Yana at tuluyan nang lumabas. Naglakad si Yana sa dalampasigan at naupo. Tinanaw niya ang maganda at malinaw na dagat. Biglang pumasok sa isip ni Yana ang nangyari sa kanya noon sa lugar na to. It was supposed to be celebrating for the beginning of her life, pero dito din nagbago ang buhay niya. Sa sobrang pag-iisip nga ni Yana, hindi nga niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Cloud. Nagulat siya nang may balabal nga na nakapulupot nga sa kanyang balikat. Nang mapatingin nga si Yana, nakita nga niya si Cloud. Masyadong malamig ang hangin, baka magkasakit ka. Dinala kita rito para mag-relax. Baka mamaya pag-uwi mo magkasakit ka. Ngumiti si Yana. Salamat, pero hindi naman ako ganun kahina para magkasakit ka agad. Naupo si Cloud sa tabi niya. Tama ka. Malakas ka at independent woman. Ngumiti naman si Yana at tumingin sa dagat. Kailangan eh. Bata pa lang ako, wala na akong mga magulang. Kaya umaasa na ako noon sa scholarship ko at nag-working student ako. Bagyang natawa si Yana. Nakatapos nga ako ng pag-aaral pero nabuntis din kaagad. Napangiti nga si Yana nang maalala nga ang mukha ng anak. Pero masaya naman ako kahit hindi nakaplano ang pagdating ni Alex sa buhay ko. Ang anak kong yun, ang naging pamilya ko, ang dahilan kung bakit masaya at patuloy pa rin akong lumalaban sa buhay. Habang nagsasalita si Yana, nakatitig naman si Cloud sa babae. Kung hindi mo mamasamain, sinong ama ng anak mo?
balita ko single mom ka. Panguusisa nga ni Cloud. Tumingin siya na kay Cloud at tinignan nga ang lalaki nang nanunukso. Ikaw ah, ini-stalk mo ba ako? Natawa naman si Cloud at nailing. Stalk ka agad? Hindi ba pwedeng narinig ko lang? Siya na naman ang natawa. Ito naman parang binibiro lang eh. Masyado kang defensive, sir. Hindi na nga nakaimik si Cloud. Bunga si Alex ng isang one-night stand. Dito sa lugar na to, nakakatawa nga eh. Napatingin si Cloud sa babae nang may kunutang noo. One-night stand? As in dito? Tumango nga si Yana. Yes, it was 9 years ago. Biglang natigilan nga si Cloud dahil kung tutuusin 9 years ago din na may isang babae siyang naka one-night stand sa lugar ding ito. Hindi niya maalala ang mukha ng babae dahil sa sobrang kalasingan niya. May bachelor party na ginanap dito noon na imbitado nga si Cloud. Dahil sa hindi sila tumigil hanggat hindi sila nalalasing hindi na alam ni Cloud kung anong nangyari. Pero ang naaalala niya ay may nakabangga nga siyang babae at tuon na nga nangyari yun. Nagising na nga lamang siya kinabukasan na hubot-hubad na nga siya sa kama pero wala naman siyang kasama. Pero alam ni Cloud na may babae nga siyang naikama dahil sa dugo na nasa bedsheet ng kama niya. After 9 months nga, nagpakita ulit sa kanyang babae kasama ang anak niyang si Allen. Alam niyang anak niya si Allen dahil pina-DNA nga niya ang bata. Pero bakit magkatugma ang kwento ni Yana sa nangyari kay Cloud? Napailing siya. Baka nagkataon lang lalo na't nasa kanyang anak. Namasyal muna si Yana at Cloud sa resort at maya-maya pa kapag desisyonan nga nilang maligo sa dagat. Hindi alam ni Yana kung bakit bigla nga siyang nakaramdam ng pagkahiya. Kayong hindi naman ito ang unang beses na nagsuot nga siya ng two-piece. Medyo iilang nga si Yana dahil sa titig ni Cloud sa kanya. Hindi niya din maiwasan na mapalunok lalo na't nakikita nga niya ang 6 na matitigas na pandesal ni Cloud. Nakatopless kasi ang lalaki ngayon dahilan para pagpiestahan ng mga kababaihan ng yummy nga nitong katawan. He looks stunning, Yana. Biglang namula ang magkabilang pisngi ni Yana sa sinabi ni Cloud. Marami nang nagsabi sa kanya ng iba't ibang compliment pero hindi niya maintindihan kung bakit kay Cloud lang siya naiilang. Sa tuwing kinukompliment nga siya nito, mas lalong kumakabog ang puso ni Yana dahil sa baritonong boses ng lalaki. Napailing na nga lamang si Yana at pilit na pinapakalma ang sarili. Sumakay silang dalawa ng jet ski at nag scuba diving pa nga. Sobrang saya ni Yana ngayon dahil ngayon lang siya nakadama ng ganito kasaya. Yung tipo na parang wala siyang problema. Simula kasi nang dumating nga si Alex sa buhay ni Yana ay hindi na nga niya naisip ang kanyang sarili dahil buong buhay na nga niya, anak nga niyang palagi niyang iniisip. Salamat Cloud. Napatingin nga si Cloud kay Yana. Ngayon, lumalangoy nga sila sa dagat. Thank you para saan? Ngumiti nga si Yana. Thank you kasi akong napili mong isama dito kahit sa maikling oras na nakapag-relax ako. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako. Napangiti si Cloud. Wala yon anytime. Bumalik na nga rin silang dalawa sa floating cottage nila. Naunang umakyat si Cloud at saka naman tinulungan ng lalaki si Yana sa pag-akyat. Biglang natisod nga si Yana dahilan para muntikan na nga siyang mahulog ulit sa dagat. Mabuti na lang at mabilis nga si Cloud at agad nga siyang nahawakan ito at nahila. Pero dahil nga sa lakas ng pagkakahila nga ng lalaki, ay nagkadikit nga ang mga katawan nila. Bigla silang natigilan at bigla na lamang silang nakaramdam ng init ng katawan nila nang magdikit ang mga katawan. Nagulat nga si Yana nang bigla na nga lamang siyang halikan ni Cloud sa labi. Hindi niya din alam kung bakit bigla na lamang niyang sinuklian ang halik ng lalaki. Maging mapusok nga ang bawat halik nilang dalawa hanggang sa may nangyari nga sa kanila. Yung pakiramdam na parang nangyari na nga dati, hindi nila maipaliwanag. Masarap sa pakiramdam. Nang makabalik nga si Yana at Cloud sa Manila at wala pa nga ang pansinan,
Simula nang may mangyari sa kanila, pinili na nga lamang ni Yana na maging tahimik. Ayaw niyang mas guluhin pa ang sitwasyon nila, lalo na't sa pagkakaalam niya ay may fiancé nga ang lalaki. Yana, let's talk. Hindi pinansin nga ni Yana si Cloud at nagmamadali siyang sumakay sa elevator. Mabilis nga niyang pinindot ang close button, pero kapag minamalas ka nga naman, naabutan pa rin siya ng lalaki. Huli na nang tuluyang mag-close ang elevator, kumubog ng mabilis ang dibdib ni Yana. Dahil tanging silang dalawa lamang ni Cloud ang tao sa loob ng elevator, hinawakan nga ni Cloud ang magkabilang balikat ni Yana. Iniiwasan mo ba ako, Yana? Napaiwas ang tingin si Yana sa lalaki. Pero bakit? Hinawakan ni Cloud ang baba ni Yana at pinatingin nga sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan? Dahil ba sa nangyari sa atin? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi mo ba ako gusto? Medyo napalakas na nga ang boses ni Cloud nang hindi pa nga rin magsalita si Yana. Mali ang ginawa natin, kaya iniiwasan kita, okay? Hindi na napigilan pa ni Yana ang mapaiyak dahil sa guilt na nararamdaman niya simula ng araw na yon. Ang laki-laki ng kasalanan ko, Cloud. Nagpadala ko sa nararamdaman ko at dahil doon nasasaktan ko ang fiancé mo. Hinaplos nga ni Cloud ang luha niya. Yana, wala akong fiancé. Kung yan ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan. Inangat nga ng lalaki mukha ni Yana. Dahilan para magtagpo na nga ang mga mata nila. Napakunot noon naman si Yana. Imposible. Hindi ba fiancé mo ang ina ng anak mo? Umiling si Cloud. Napapikit na nga lamang ng isang mata si Yana ng halikan nga ng lalaking mata niya. No, siguro siya nga ang ina ng anak ko, pero hindi ko siya fiancé at kahit kailan hindi ako pumayag dahil hindi ko siya mahal. Siya lang naman tong may gusto at habol ng habol sa akin. Yana, ikaw ang totoo kong gusto at mahal. Hinaplos nga ni Cloud ang pisngi ng babae. Nagulat si Yana sa sinabi ni Cloud at may kung ano nga ang humaplo sa puso niya. Totoo? Pero bakit? Tumango naman ang lalaki at patuloy ni hinahaplos nga ang mukha ni Yana. Yes, babe. Hindi naman ako mag-e-effort na maglagay ng bulaklak at kung ano-ano sa mesa mo araw-araw kung hindi talaga kita mahal. Right? Nanlaki ang mata ni Yana sa sobrang gulat. So, ikaw talaga yung naglalagay ng mga yun sa mesa ko? Bahagyang natawa nga si Cloud at tumango na nga lamang bilang pag-amin. Yes, babe. Dahil simula nung magkita tayo, may kakaiba na akong nararamdaman para sa'yo. Siguro, na in love ako sa sampal mo sa akin. Napangiwi naman si Yana dahilan para matawa si Cloud. To be honest, hindi ko alam kung bakit naramdaman ko ang mga ganitong pakaramdam. Sa'yo ko lang ito naramdaman. Sa lahat ng mga babae na nakilala ko. That's why gagawin ko ang lahat para lang mapasakin kay Yana. Napatitig nga si Yana sa mga mata ni Cloud at nakikita nga niyang nagsasabi nga ng totoo ang lalaki. Wala siyang ibang makita sa mga mata ng lalaki kundi ang pagiging sincere nito. Mahal mo pa rin ako kahit na may anak na ako? Tanong pa nga ni Yana habang nakatitig nga sa mga mata ng lalaki. Noon, wala nga sa plano ni Yana ang pag-ibig-pag-ibig na to. Pero simula nang makilala nga rin niya si Cloud, ay may kung ano nga siyang kakaibang nararamdaman sa lalaki, lalo na't nakaramdam naman siya ng pamilyar na pangyayari nga sa kanila ni Cloud. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman nga niya ang familiar na feeling na yun. Wala din naman sa'yo na may anak ako, diba? Napakagat labi nga si Yana tumango. Mamahalin ko siya, gaya ng pagmamahal ko sa'yo, gaya ng pagtanggap mo sa'kin, sa amin ang anak ko. Napangiti nga si Cloud. Or even then, napapikit na nga lamang si Yana nang halikan nga siya muli sa labi ni Cloud. Sobrang saya nga ni Yana na mahal din pala siya ng lalaking mahal niya at tanggap siya nito kahit na may anak na nga siya. Sa bagay, magkapareho lang naman sila. Kailan mo gustong ipakilala ang mga anak natin? Tanong nga ni Cloud. Nasa isang restaurant na nga sila ngayon at kumakain. Sa linggo kaya, sa amusement park tayo magkita. Gusto kong maging masaya ang unang araw na magkakilala ang dalawa. Napatango naman si Cloud. That would be a great idea.
Nagtaka naman si Cloud nang biglang natahimik nga si Yana. Hinawakan niya ang kamay ng babae. "What's wrong, babe?" Napabuntong hininga si Yana. "Iniisip ko lang kasi kung matatanggap ba ako ng anak mo. Lalo na't kilala naman niya ang totoo niyang mommy." Napangiti nga si Cloud at pinisil nga ang kamay ng babae. "Of course, he will like you. Hindi naman sila ganun ka-close ang mommy niya, lalo na't nalaman ko nalihim pala siyang sinasaktan ng mommy niya kapag wala ako." Nagulat naman si Yana. "What? Kamusta naman siya?" Hindi makapaniwala si Yana sa nalaman niya. "Hindi ko akalain na may isang ina pala na kayang saktan ng anak niya. Alam mo, sa buong buhay ko ay inalagaan at minahal ko ang anak ko. Kahit nga lamok, hindi ko pinapadapot sa kanya." Napangiti si Cloud. "Alam kong mapagmahal kang ina, kaya alam kong magugustuhan ka din niya." Napangiti si Yana sa lalaki. "Ikaw, sa tingin mo magugustuhan ba ako ng anak mo?" Ngumiti nga at tumango naman si Yana. "Oo naman, kahit hindi sabihin sa akin ni Alex, alam kong gustong gusto na nga niyang magkaroon ng ama. Isa pa, mamahalin ka niya kapag alam niyang mahal kita at masaya ako sa iyo." Napatitig nga si Yana sa lalaki nang halikan nga nito ang kamay niya. "We will make a happy family with our children, babe." Tumango naman si Yana bilang pagsang-ayon. Sa buong buhay niya, hindi nga niya akalain na ang lalaking mamahalin niya ay katulad nga niyang may isa ding anak. Napatingin si Yana sa kanyang cellphone at nakitang nag-text nga sa kanya si Cloud at pinapapunta nga siya ng lalaki sa opisina niya. Nakangiti naman siyang tumango at pumunta na nga sa opisina ni Cloud. Pinapasok din naman siya ng sekretary ng lalaki. Nang makapasok nga siya ay wala pa nga ang lalaki, kaya naman naghintay na nga muna siya. Lumapit si Yana sa mesa ng lalaki at tinignan ang nag-iisang picture frame na nasa mesa. Muntik nang mapitawan ni Yana ang hawak na picture frame nang makita na nga ang nasa picture, si Cloud at ang anak niyang si Alex. Napakunot na utuloy si Yana at nalilito kung bakit kasama ng lalaking anak niya. Sa pagkakaalam niya ay kahit kailan hindi pa naman nagkakilala ang dalawa. Kung sakasakali man na nagkakilala na nga ang dalawa, bakit nasa mesa ng lalaking picture nila? Bumukas nga ang pinto at lumapit nga si Cloud kay Yana. "Hey babe," hinalikan nga ni Cloud ang pisngi ni Yana pero wala nga siyang nakuhang sagot mula sa babae. Napatingin siya sa hawak na picture frame ni Yana. "Oh, nakita mo na pala to. Well babe, this is Allen, my son." Biglang napatingin nga si Yana kay Cloud sa sinabi nito. "Anong sabi mo?" Gustong marinig ulit ni Yana kung ano ang sinabi ng lalaki. "Kung anong pangalan ng bata." Gusto niyang makasigurado na hindi siya pinaglalaruan ng pandinig niya. "This is Allen, my son." Halos matumba nga si Yana sa sobrang gulat. Mabuti na lang ay agad siyang napahawak nga sa mesa. "May problema ba?" Nagtatakang tanong ni Cloud. Nagtataka na nga siya dahil parang may mali sa inaasta ng babae. "Kasama mo ba siya sa bahay?" Nauutal nga na tanong ni Yana. "Yes, kasama ko rin siya galing States," sagot pa nga ni Cloud. Mas napuno ng katanungan ang isip ni Yana. Paanong may kamukha ang anak niya? Hindi kaya may kakambal ang anak niya? Napailing si Yana. Imposible, dahil ipinanganak niya si Alex. Nag-iisa lang ito. Nang ibigay nga ng nurse sa kanya. "Walang kakambal. I need to go home." Aalis na nga sana si Yana nang hawakan nga siya ni Cloud sa braso. Litong-lito rin si Cloud. "Babe, may problema ba?" Nag-aala lang tanong nga ni Cloud habang nakatitig sa mga mata ni Yana. "Wala, bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako sa bahay." Hindi rin makatingin si Yana sa mga mata ni Cloud. Alam niyang pati ang lalaki walang kaalam-alam, kaya hindi niya magawang magtanong. "Ihatid na kita." Mabilis na umiling si Yana. "Hindi na, kaya ko na to." Napabuntong hininga si Yana at ngumiti nga sa lalaki. "Kailangan ko lang mag-isa para makapag-isip." Mabilis na lumabas nga si Yana sa opisina ni Cloud habang naiwan naman ang lalaki na nakatayo at nagtataka kung bakit naging ganun bigla ang lalaki. "What the hell just happened?" Wala sa sariling napatingin nga si Cloud
sa picture frame na gulong-gulo pa rin. Nang makauwi nga si Yana, para nga siyang naglalakad nga sa ulap dahil nga sa pagkalito at dami ng mga tanong na tumatakbo sa isipan niya. Hindi niya alam kung papaano mahahanap nga ang sagot. Nang makapasok nga si Yana sa bahay niya, papunta na nga sana siya sa kusina dahil bigla na nga lamang nakaramdam ng uhaw ng mapatigil nga siya sa tapat ng kwarto ng anak niya. Napakunot na o si Yana nang makarinig na ng dalawang bata na nag-uusap. Kabisadong kabisado niya ng isa sa mga boses na yon ay ang anak niyang si Alex. Pero ang isa ay hindi niya alam kung kanino. Kaya naman hindi kumakatok si Yana na binuksan nga ang pinto ng kwarto. Mommy? Gulat na sabay nga na sabi nga ng kambal. Hindi nakagalaw si Yana sa sobrang pagkagulat. Nakita ang anak niya at ang isa pang bata na kamukhang kamukha ng anak niya. Paano naging dalawa kayo? Nalilitong tanong nga ni Yana. Gusto niyang himatayin pero hindi nga niya magawa. Paanong magkamukha kayo? Pag-uulit nga niya. Nagkatinginan ng dalawang bata at muling bumaling sa kanya. Because we are twins, Mommy! Muntik na matumba si Yana sa narinig. Mommy, let us explain. Nakaupo nga si Yana sa sofa at kinuha niya ang tubig na binigay nga sa kanya ng anak. Kung ito nga ba ang anak niya? Napailing na nga lamang si Yana at ininom ang tubig. Nang maubos nga ni Yana ang tubig, napatingin siya sa dalawang bata na nakatayo nga sa harapan niya. Sino sa inyong anak ko? Muling nagkatinginan nga ang dalawa at bumaling ulit kay Yana. Kami pong dalawa! Sad pa nga ng mga to. Napakunot na o si Yana at bahagyang natawa. Imposible. Walang kambal ang anak ko nang ipinanganak ko siya. Napalabi si Alex. Yun din po ang akala namin, Mommy. Pero imposible naman po na nagkataon lang po na magkamukha kami ni Alin, hindi po ba? Napatingin nga si Yana sa tinawag nga na Alin ang kanyang anak. At saka para po makasigurado kami, nagpa-DNA test na rin po kaming dalawa at magkambal nga po talaga kami, kumpirmado. Napapailing si Yana. Mas lalo siyang nalilito at hindi makapaniwala. Wait, your name is Alin? Tumango ang bata. Anak ka ni Claude Enrique? Tumango ulit ang bata bilang sagot. Napatakip nga si Yana ng bibig. Parang sasabog na talaga ang utak niya ngayon sa mga nalaman. At saka nalaman po namin, Mommy, na kinuha po ni Marga si Alin nang ipinanganak mo siya. Nagpatulong po kami kay Kuya Santi na malaman po ang totoo kung bakit kami nagkahiwalay. Nalaman po namin na kinuha ni Marga si Alin at saka pinakilala bilang anak kay Daddy. Kaya nasa kay Daddy po si Alin, tapos nagkahiwa-hiwalay po tayo. Saad na nga ng matalinong bata na si Alex. Tumango naman si Alin bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng kambal. Opo, Mommy. Nang malaman po namin ang totoo, doon ko din po naisip na kaya pala hindi niya ako mahal at palagi niya po akong sinasaktan. Hindi niya po pala ako totoong anak. Pagkukwento pa nga ni Alin. Bigla na muna nakaramdam ng awa si Yana para sa isa pa niyang anak. Hinawakan niyang dalawang kamay ng anak. Sorry anak, hindi ko alam. Hindi napigilan nga na maiyak ng bata. Ayos lang po, Mommy. Hindi niya naman po alam at saka masaya naman po ko dahil nakasama ko kayo. At least po mapagmahal po yung totoo kong Mommy. Naluluha na nga talaga si Yana. At napakunot na lumapit naman si Alex at ngumiti. Alam niyo po, Mommy, nagpalit po kami ni Alin, Mommy, para makasama ka po niya at makasama ko din po si Daddy. Natawa na nga lamang si Yana dahil 8 years old pa lamang ang mga anak niya, pero nakakagawa na nga ito ng mga ganitong bagay. Niyakap niya ang dalawang bata at nag-iiyakan nga sila sa sobrang saya. Napatigil na nga lamang silang tatlo nang biglang may kumatok nga sa kanilang pinto. Pinunasan muna ni Yana ang kanyang mukha bago binuksan ang pinto. Nagulat nga si Yana nang makita nga niya si Cloud sa tapat nga ng bahay niya. Cloud, anong ginagawa mo dito? Hinawakan ng lalaking mukha ni Yana. Nag-aalala kasi ako sa iyo kaya pinuntahan kita. Napatitig si Yana nang mabuti nga sa lalaki. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Ngumiti ang lalaki. Siguro nagagwapuhan ka ng maigi sa akin oh. Super in love ka na talaga sa akin.
Mapanukso pa nga, masabi nga ni Cloud kay Yana dahilan para bahagya siyang matawa. Sasagot na nga sana si Yana nang biglang tumakbo ang kambal kay Cloud. Daddy, you are here na! Kagaya nga ni Yana, ay nagulat nga rin si Cloud nang makita na magkakamukha ang dalawa. Bakit dalawa kayo? Napatingin si Cloud kay Yana nang hawakan nga niya ang kamay ng lalaki. Ako nang magpapaliwanag. Hinila nga ni Yana si Cloud papasok nga ng bahay at doon na nga sinabi niya ang lahat ng nalaman nga niya. Kagaya niya, hindi rin makapaniwalang lalaki sa mga nalaman nito. Makatingin ngayon si Cloud sa bracelet na suot nga ng kambal. Kaya pala kahit anong hanap ko sa bracelet ko na to, hindi ko mahanap dahil nasa iyo pala. Nakangiting tumingin nga si Cloud kay Yana at hinaplos ang bracelet. Akin tong bracelet na nasa kay Alex at sa kakambal ko namang si Clint. Ang bracelet na nasa kay Allen, binigay ko to sa isa sa mga kambal. Kaya naman binigay ko to kay Allen nang dumating siya sa bahay ko. Napaka-importante ng bracelet na to, binigay ni Clint bago siya mamatay. Napabuntong hininga na nga lamang si Cloud. Natawa na nga lamang si Cloud habang nakahawak sa bibig. Kaya pala, napatango-tango nga ito dahilan para magtaka si Yana. Kaya pala ano? Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman nang makita kita at lalo na sa tuwing nagkakadikit ang mga balat natin. Kaya pala nakakaramdam ako ng pamilyar na feeling dahil ikaw pala ang babae ng gabing yun. Natawa na nga lamang din si Yana dahil pakaramdam niya pinaglalaroan talaga sila ng tadhana. Sinong mag-aakala na sila lang pala ang magulang ng mga anak nila? Sinapo nga ni Cloud ang mukha ni Yana. Ngayon na alam na natin ang totoo, hinding-hindi na ako makakapayag na mawala ka pa at ang mga anak natin sa akin, Yana. Marry me, okay? Napaiyak na nga lamang si Yana sa sobrang tuwa. Wala mang surprise o singsing na inilalahad nga si Cloud sa harapan niya ngayon, sobrang saya naman niya. At hindi nga siya nagdadalawang isip na pakasalan ng lalaki dahil mahal na mahal niya si Cloud. Yes, Cloud. Yes, I will marry you. Sobrang tuwa nga ni Cloud at tinalikan nga niya sa labi si Yana at nagsisigawan at nagtatalo na naman ang mga kambal sa sobrang tuwa. Pagkatapos ang mga nalaman nila, napagdesisyonan nga ni Cloud na kunin ang mag-ina niya at patirahan nga ang dalawa sa bahay niya para magsama na nga sila sa iisang bahay. Nasa taas nga ng bahay ni Cloud si Yana at ang kambal habang nasa sala naman nang biglang pumasok si Marga. What is the meaning of this, Cloud? Ano itong nababalitaan kung ikakasal ka na? Talaga magpapakasal ka sa iba? Hindi mo man lang ba naisip ang anak mo na hindi na mabubuo ang pamilya niya dahil sa gagawin mo? Napatitig nga si Cloud sa babae. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob at kapal ng mukha na magpakita pa sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, Marga. Nagtataka naman ang babae. Oo, magpapakasal ako sa ibang babae at matutupad din ang pangarap ng anak ko na mabuo ang pamilya na pangarap niya dahil magpapakasal ako sa tunay na ina niya. Mas lalong nagtaka nga si Marga sa totoong ina niya. Saad pa nga ni Cloud. Nagulat nga si Marga. Anong ibig mo sabihin? Bahagyang natawa ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ako ang tunay na ina ni Allen. Natawa naman ang mapaklasik Cloud at ngumisi. Ikaw nga ba? Hindi nakapagsalita ang babae hanggang sa bumaba nga mula sa taas si Yana. Kasama nga ang kambal. Yana? Pulalas nga ng babae nang makita nga si Yana. Kilala mo pala ako, Marga. Akala ko kasi kinalimutan mo na ako pagkatapos mo akong traidorin at kunin ang anak ko sa akin. Huminto nga si Yana sa harapan ng babae. Hayop ka? Inaliyo mo sa akin ang anak ko at sinaktan mo pa. Kumibot-kibot ang labi ng babae para kalaunan ay galit na tumingin nga ang babae kay Yana. Kasalanan mo din naman yun. Nagtaka naman si Yana. Kung hindi mo kasi inagaw sa akin si Cloud, hindi yun mangyayari. Napakunot ngong noo nga si Yana. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko inagaw sa iyo si Cloud. Natawa ng mapakla si Marga. Hindi?
Akong dapat makaka one night stand di Cloud kung hindi ka lang umeksena. Ako dapat ang mabubuntis at ako dapat ang pakakasalan ni Cloud. Pero naunahan mo ko at ikaw ang naipasok niya sa kwarto. Ginawa ko ang lahat para mapasa akin siya. Tapos mapupunta lang siya sa isang kagaya mo? Tinuro nga ng babae si Yana at natawa. Siyempre, hindi ako pumayag kaya nang malaman ko na buntis ka, kinuha ko ang anak mo na isa at nagpakilala kay Cloud. Pero lintik ka. Kahit na ginawa ko ng lahat, ay ikaw pa rin ang minahal at pinili niya. Sasampalin na nga sana ni Marga si Yana ng pigilan nga ito ni Cloud. Wala kang karapatan na saktan si Yana o sino man sa pamilya ko, Marga. Marhas nga na binitawan nga ni Cloud ang kamay ng babae. At sisiguraduhin ko na magbabayad ka sa lahat ng mga ginawa mo sa pamilya ko. Ipinadampot nga ni Cloud sa mga pulis ang babae at sisiguraduhin nga niyang magbabayad dito sa lahat ng ginawa ng babae sa pamilya niya. Lalo na nga sa pagkidnap nga at pananakit nito kay Allen. Simula nang makasama nga ni Cloud si Yana, natutulog na nga sila sa isang kama. Nagising nga si Yana na ang nakangiting mukha nga ni Cloud ang sumalubong nga sa kanya. Ang sarap pala ng pakiramdam na sa iisang bahay na nga sila nakatira. Napangiti na nga lamang siya dahil kung ganito ba naman kagwapo araw-araw, ang makikita niya palaging magandang araw niya at gising niya. Good morning, sleepyhead. Masuyong bati pa nga ni Cloud kay Yana at hinalikan nga siya ng mabilis. Good morning. Nakangiting sabi nga ni Yana. Napatingin si Yana sa kamay niya nang may mapansin nga siya at hindi nga siya makapaniwala na isang diamond ring nga ang nakasuot ngayon sa palasingsingan niya. Kumikinang ang diamond nito lalo na kapag nasisinagan nga ng araw. Cloud, pulalas na nga lamang ni Yana sa pangalan nga ng lalaki. Like what I've promised, bibigyan kita ng isang mamahaling singsing, isang engrandeng kasal at isang masayang pamilya. Umagang-umaga pa lang pero umiiyak na nga si Yana dahil sa sobrang tuwa. Kahit na hindi mamahaling singsing at hindi engrande ang kasal basta kasama kita at ang mga anak natin, masaya na ako. Muling hinalikan nga ng lalaki sa labi si Yana. Lahat ng kaya ko, ibibigay ko sa iyo at sa mga anak natin, Yana. Ganun ko kayo kamahal. Napapikit na nga lamang si Yana nang halikan nga siya sa labi ni Cloud. At mas lumalim pa nga ito. Muntik nang may mangyari nga sa kanila pero hindi natuloy nang biglang pumasok nga ang kambal at tumabi ng higa sa kanila. Mommy, Daddy, breakfast is ready! Sabay na sabi nga ng cute na kambal. Nagkatingin na naman sina Cloud at Yana at natawa na nga lamang. Makalipas nga ang ilang buwan, nagpakasal na nga rin sina Yana at Cloud. Naging masaya ang kasal nila lalo na't buo na nga silang pamilya. Makalipas din ang isang taon, muling nabuntis si Yana at nabiyayaan nga sila ng isa pa namang kambal. But this time, puro babae naman. Mas naging masaya ang dalawa sa lumalaki nga at masaya nilang pamilya. Sa buhay talaga ng tao ay may mga bagay tayo na hindi inaasahan. Kagaya na lamang nang nangyari kay Yana. Ang gusto lamang niya ay makapagtapos nga ng pag-aaral at na makahanap nga ng trabaho pero iba ang nangyari sa kanya. Nabuntis siya at maagang naging isang ina. Wala sa plano niya ng pag-ibig dahil nakafocus nga siya sa anak niya pero hindi niya inaasahan na darating sa buhay niya si Cloud. At ang nakakatawa pa ay ang lalaki pa pala ang ama ng mga anak niya. Life is really full of surprises. Magugulat na lang tayo sa dumadating nga sa buhay natin pero kahit ano pa man ang dumating sa buhay natin, embrace it at palaging isipin that everything happens for a reason. Kung nahihirapan ka man ngayon, someday magiging masaya ka din. Hindi naman habang buhay, malungkot ka lang. Just don't give up on life and keep your faith in God. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Cloud at Yana.
Ang dalawang pinaglaruan, man ng tadhana, ay happy ending naman sa huli. Maraming maraming salamat po sa lahat and happy Saturday everyone!